Mula sa simpleng pustahan, pagtaya sa perya, o mga gawaing hindi natin namamalayan, pampalipas ng oras o itinuturing lang na libangan. Sa ilan nating kababayan, naging bahagi na ng buhay ang sugal. At sa paglipas ng maraming taon, sumabay na rin ang pagsusugal sa teknolohiya. Nauso na rin kasi ang pagsusugal sa loob mismo ng tahanan gamit lamang ang mga computer at cellphone. Pero sa likod ng mga ito, nakataya ang malungkot na katotohanang dulot ng pagkalulong dito. Dahil kung gaano kabilis ang perang kanilang naipapatalo, ganun din kabilis ang pagkawasak ng pamilya at tiwala ng ibang tao. May pag-asa pa nga bang maipanalo ng isang sugarol ang pagbabagong buhay? Kung ang kanilang kalaban ay ang kanilang mismong sarili. Alas 8 ng umaga nang madatnan namin si Justin, di niya tunay na pangalan, nakatutok sa kanyang cellphone. Ang kanyang almusal, online sugal. Tuloy-tuloy lang ang taya, nagbabaka sakaling dapuan siya ng swerte. Pero sa loob lamang ng ilang minuto, ang taya niyang 500 piso naging zero. Nagsisimula pa lang ang araw, olats na kaagad si Justin. Kwento ni Justin, bata pa lang, namulat na siya sa pagsusugal. Nung lumaki ako, kasi malapit dito yung yung karerahan dati na San Lazaro. San Lazaro. So bata pa lang kami, nakikita na namin, aware kami na sa sugal, kami yung first na nauutusan tumaya. Bata pa lang kami. As in ilang taon? 7, 8, ganun. Dala-dala namin yung ticket, dadali namin sa tayaan. Mula sa simpleng panunood lamang noon sa mga nagsusugal, unti-unti siyang nainganyong tumaya. Dahan-dahan natutunan ko yung iba't-ibang card game. Then natuto akong nung medyo may edad na ako. Hanggang sa nahikayat na siyang pumasok sa isang pisikal na kasino. Noong una man, parang binigyan lang ako parang 30,000 gano'n. Mm-hmm. Then hanggang sa ako na lang ang pumupunta, then magsasama lang din ako. Anong binibigyan ka ng 30,000? Yung kaibigan ko ang naglaro, then nanalo siya. Uh-oh. Binigyan niya ako ng pera. Balato. 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 Uh-oh. Binigyan niya ako ng balato. Ang then, laki. Malaki ma'am, kasi malaki siya tumaya. Nang makita niyang tila instant ang manalo sa kasino, hindi na napigilan ni Justin na mahulog sa tukso. Nung mga naisip ko yun, sabi ko, parang madali ang pera dito. Kasi nga, ganun lang, sumama lang ako, nagkaroon ako ng pera. Mm-mm. Then ako din, ganun ginawa ko. Ako naman yung may pera nung ma'am, ako naglaro, nagsasama ako ng tao. Mm-mm. Hanggang sa ganun, minsan, napakaganda ng araw, mananalo ka. Ngunit ang inakala niyang puro panalo, sa isang iglap, binawi ng sunod-sunod na pagkatalo. As in, gano'n ka talo? Sobra. As in, uubusin lahat sa'yo. Like, nung una siguro, mga 20,000 lang, 30,000 hanggang 50. Sa isang araw? Sa isang araw. Then hanggang umabot talaga, ma'am, 100,000 hanggang million ang natalo ko ng isang araw. Paano nangyari yun na isang million sa isang araw? May dala ako, ma'am, na may dala akong cash nung maganda-ganda na yung negosyo namin. May dala akong cash, parang almost 4 or 500,000. Then, may mga alas akong dala. Naubos yung cash ko, then sinanla ko yung mga alahas. Nakakotse raw siya nang pumunta noon sa kasino, pero nang umuwi, nag-commute na lang siya. Dahil naubos ang dala niyang pera, wala siyang nagawa kundi isangla ang kanyang kotse. Magkano yung kinita ninyo at magkano yung pinalo? 7 million siya mahigit ang niya. At yung mga napatalo ko nun, sobrahan. Halos wipe out talaga lahat ng gamit ko. Walang kahit anong natira sa akin. Dahil sa sugal, apektado na pati ang relasyon niya sa kanyang partner.
At kalaunan, nauwi sila sa hiwalayan. Kailan ka hiniwalayan ng partner mo? Last year, ma'am. Two years ago. Apo. Bakit? Dahil nga ganun, ma'am. Siguro, nakikita niya, kahit anong ganda ng negosyo, kung ganyan ang kasama mo, mahirap. Do alam ko, naiintindihan ko sa part na yun. Kasi nga, pagkakamali ko eh. Pagkakamali mo yun na, oo nga, ang lakas nga nating kumita. Papatalo mo lang sa isang iglap ng ganito. Wala din. Umabot na sa 500,000 piso ang utang ni Justin. Dito na siya natauhan na tumigil sa pagkakasino. Pero nakaiwas man siya sa mga pasugalan, sa ibang paraan naman lumapit ang tukso. Naglalaro ako online na lang. Like yung mga online na... So, tumigil ka sa pagkakasino pero hindi ka tumigil sa pagsusugal? Hindi talaga. Aminado ko dun. Saan mo nakikita yung online na sugal? Ano na rin, ma'am, sa mga kaibigan, kasi may mga agent yan na halimbawa, ako, alam mo na nagsusugal, isasali ka nila dyan. Dyan kayo maglo-load, dyan kayo sasabihin nyo, ilo-load yung account nyo, i-deposit namin yan. True bank, or pwede rin cash. Sugal. Pero parang ang sinasabi nila, hindi daw sugal, parang games lang. Pag binuksan mo yung mo, lahat yan, yung sinasabi nilang games na yan, sugal yan. Nandyan yung online na bakarat, ma'am, yung sa mga kasino. Nandyan lahat. So yung nilipat lang nila yung nasa kasino, ililipat nila dito sa online. High roller kung tawagin si Justin o yung tumataya ng malalaking halaga ng pera. Pag-amin niya, umabot na sa 1,000,000 ang kabuoang naipatalo niya sa online sugal. Ito yung mga dati mo. Oh, like tataya ka ng 5, magiging 56 siya. Ah, ganun. Magiging 56,000. Depende. Ayan. Ha, nagmamax, ako ng maglo-load ako ng 80,000. 80,000? Isang game lang yan, ma'am. Ilalagay ko. Yan. Taya ko 70,000. Baseball. Uy, ba't ka tumataya ng 70,000? Baseball. Mga favorite ko na baseball. Tataya ka ng 70,000 for a game? Diyos ko, Lord. Ang dami nang nabili nun. Sobra. So, ito ngayon, every time you open your cellphone, nandyan yung temptasyon. Nandyan. Andyan, exactly, ma'am. Andyan yung nakikita ko, mas marami. Isa raw sa mga dahilan kung bakit nahuhumaling ang marami sa pagsusugal ay hindi ang saya ng pagkapanalo, kundi para bawiin ang kanilang naipatalo. Sabihin natin, mas nagiging frequent or mas napapalaki yung money na involved. Pero siguro isang katangian rito is ng mga gambling addicts no, is yung chasing the losses. So parang binabawi nila yung nawala sa kanila. And then yun yung parang hire nila. Kasi nandun yung thrill na baka mabawi nila yung nawala sa kanila. Sa lahat naman ng addiction, including gambling addiction, nandun yung pagkawala ng contentment. You want more than you should be having. And you know, ang kababagsakan nito is lahat mawawala. So, mas tumitindi yung discontent. And then, you become greedy again. So, stuff like that. Ayon sa pag-aaral, hereditary o namamana rin daw ito at maituturing na isang mental disorder. Gambling addiction is also called gambling disorder and it is a psychiatric disorder. So, dahil psychiatric disorder ito, ang pananaw ng psychiatrist no ay baka may genetic tendency or predisposition na ibig sabihin namamana from mga ninuno nasa genes. Sinubukan naming hingin ang panig ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR pero hindi sila nagpaunlak ng on-cam interview. Pero ayon sa kanilang statement taong 2020 nang aprubahan nila ang legitimate online gaming platform sa Pilipinas, ito raw ang naging tugon nila para ma-regulate ang mga underground online gaming sites noong kasagsagan ng pandemya. Naging solusyon din daw ito para makakuha ng alternative revenues para sa COVID response ng pamahalaan.
Sa kanilang tala, 61 lamang ang legal PAGCOR accredited online gaming platforms sa Pilipinas, habang mahigit 9,000 naman ang illegal na nag-ooperate ng online gaming sites. Pero pag-amin ng PAGCOR, wala silang kakayahan na hulihin ang mga illegal na operators na ito. Dagdag pa nila, nakaasa lamang sila sa mga complainant at ipinasa nila ito sa otoridad na may kakayahang magpataw ng parusa. Aabot sa 20,000 hanggang 200,000 pesos ang multa kung sino man ang mahuhuli na lumabag rito at may parusang 12 taong pagkakakulong. Pero hindi pa raw katapusan ng mundo kung ikaw ay nalulong sa sugal dahil may ibang piniling pumusta sa kinabukasan ng sarili at kanilang pamilya. Abangan ang buong kwento sa susunod na linggo sa Caradox, ang kwento sa bawat numero.